So what's up mga ka-axi, for this video, aray na gameplay tayo dito sa plant mech natin. So, wala tayong upload kahapon kasi marami tayong ginawa. So bawi tayo ngayon, aray na gameplay tayo. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa pala nakasali doon sa bagong NFT na papasukin ng Team Pion, malalunch siya this coming 2022, so malapit na. So, sali na kayo doon kasi meron ding cash giveaway doon. Bukod sa 100 scholarship na ibibigay, merong 100k PHP na giveaway doon, cash giveaway, kapag member ka doon. So, paano ba sumali? So, gagawin mo lang, panoorin mo yung video kasi nandun yung step by step kung paano sumali. Libre lang yun, walang bayad sumali at walang bayad para makalaro doon sa bagong NFT na play to earn. Sin City yun, yun yung bagong NFT na papasukin ng Team Pion. Also, syempre, gusto ko muna i-shoutout yung napaganda kong anak na siyempre sa Espinosa at yung napaganda kong asawa ni Sunshine Espinosa. Also, meron tayong comment of the day sa end of the video. So, simulan na natin yung arena gameplay natin. Okay, unang kalaban natin is si 111. Meron siyang Plant, Bird, and Blue Beast. Wow, nakakamiss si Dusky, no? Okay, si Dusky din tong ano niya, pero iba yung skill setup. Dalawang card yung magkapareha sa atin. So, ano yung magiging threat sa atin is itong Bird niya with 6MID. Kasi nga, wala tayong ano. Pero wala naman siyang backdoor. Yun yung medyo okay. Wala siyang backdoor. Okay, kaso meron siyang Sticky Go. So, anong gusto natin gawin? Pwede tayong mag-early aggression ng ganyan. Pwede tayong bumanat dito kaso nga lang, baka mag-sticky go siya, no? Okay, I think dito na lang, bakit? Meron tayong zero cost na pang-ikot once na may stun tayo. Kasi dito kailangan pa natin ng ano eh. May zero cost tayo pero damage card kasi yung zero cost natin. So I think dito na muna. Okay. Tulad ng inaasahan natin, nag-sticky go siya, no? Then nag-steal, wala siyang may steal na energy. So yan, na-stun tayo. Pero meron tayong cleanse na pwedeng pang tanggal ng stun. Also, wala siyang na-steal. So, meron siyang 1 energy remaining at the moment. So, anong maganda ngayon? Wala siyang na-steal na energy sa atin. Then, load health na tong tank niya. Also, mauuna tayo dito. So, ano ba yung dahilan? Ba't tayo nauna dito? 49 speed din yan. 49 speed din to. Kasi nga, lowest HP gets the first turn, di ba? So, since yung buhay ng mech natin is 336 lang, while yung dash niya is 420, kahit parehas ng speed yan, mauuna talaga yung mech natin. So, ngayon, anong gusto natin gawin? Since meron siyang sticky go pa, gusto kong magpass lang muna. Hindi siya pwede mag-steal ngayon kasi na-disable natin kasi nag-spicy surprise tayo. So, meron siyang 3 energy yon, meron na siyang sticky go na ginamit. So, meaning to say, sa 24 cards niya, wala na yung sticky go. So, kailan niya ulit mabubunot yon? Most probably, mabubunot niya yon round 6 onwards, di ba? So, round 6 onwards. So, anong gusto natin gawin ngayon? Gusto ko mag-steal ng energy, kaso nga lang medyo risky yan. Kasi, knowing na meron siyang 4 energy, kaya niyang eliminate ito, lalo na meron siyang 0 cost dito. Pwede siyang mag 3 cards dito. Pwede nga siya mag 4 cards. Meron pa siyang Luna Absorb. Tapos mag all out siya. May eliminate niya tayo pag ganun. Okay. So anong gusto natin gawin? Pwede lang siguro isang Hair Dagger. Tapos tanggalin natin yung Cleanse. Tapos isang Spicy Surprise. Kaso parang kukulangin kasi. Parang kukulangin yan. Para may eliminate yung tank. So I think 2 cards na lang natin dito. To make sure na may eliminate natin. Kaso kailangan kasi natin ng ano eh. Pero okay lang, sige. For energy kasi siya ngayon. Okay, nag-3 card siya. Wait it sana yung ano natin kung nag-steal tayo. Kaso nga lang, risky talaga yon. Okay, 147. Ay, buti na lang di tayo nag-steal. Nag-critical siya. Okay, so ang tanong ngayon, kaya niya ba tayong eliminate sa energy niya ngayon? Kasi meron siyang 1 energy remaining, then pumasok yung turn, bali 3 energy. Ang magiging problema natin dito, kaya niya magbitaw ng 5 damage card. Bakit 5 damage card? Pwede siya mag 3 cards ulit dito, once available yung mga cards niya, at mag double all out. So, kailangan natin ng high shield dito, I think. Kailangan natin mag high shield, double cleanse, tapos isang spicy, or
why not drain bite na lang para makapag-heal pa tayo. Okay, nagamit niya yung mga shield card niya dito. Possible available yung single combat niya. Let's see. Okay, nag-blackmail. Pero 50 shield lang to. Tignan natin kung kaya natin. I think kaya natin to kasi nga 159 to. Then 6 na lang yung HP niya, no. Ginamit niya, kaso may double all out to. Ang tanong ngayon is ginamit niya yung 3 energy niya pero nag-generate siya ng isa using Luna Absorb. Meron pa siyang all out shot. Kailangan natin ng cleanse. Walang cleanse, kaibigan. Pwede tayo magganito eh. 4 cards, kaya niya ba tayong eliminate? Parang kaya niya pa rin. Pero I think kasi pwede tayo mag last stand if ever. Or kung merong available na shooting song to, pag double shooting, parang may eliminate niya tayo. Parang gusto ko mag-grease ng ganyan. Meron siyang dalawang all out. Ayun na nga. Pag available yung ano niya, may eliminate tayo. Maglalastan tayo. Madi-disable yung shooting song niya. Dapat sinama pala natin to, no? Ba't di natin sinama yun, anak ng Tokwa? Pwede pa rin siya makapag 3 cards, pero ang pinakamaganda dito kasi is, pag mag-all out siya, eliminated din siya. Kung wala siyang available all out, possible tayong manalo kung 2 energy lang siya. 3 energy ginamit niya kanina eh. Okay. So kung may all out siya, possible mag-draw kung sakali. Kasi magsuswisite siya dun. Like what I expected, mag-all out talaga siya. Anak ng Tokwa nag-critical, so draw yung laban, anak ng Tokwa. Panalo sana tayo doon. Ano yung lapses doon sa laro natin na yun? Hindi natin naisama yung heroic. Ilan ba yung damage doon? I think kaya natin eliminate. Maglalastan siya kung kasama yung heroic. Ay, hindi. Sakto lang pala mga ka-axi. Kasi kapag gumamit tayo ng heroic, isa lang yung papasok. Isa lang yung papasok sa tira ng tank natin. So sa draw talaga pupunta yun. So draw yung unang laban natin. Okay, meron na tayong kalaban, si Adventure. Naka-dark soup siya. Ito yung mga threats sa atin. Bakit? Kasi nga, pwede niya eliminate yung mech natin as early as round 2. Pwede nga round 1 eh. Once available yung all-out shot niya, diba? So, anong gusto natin gawin ngayon? Pwede tayong mag-early aggression ng ganyan. Okay. Ito yung counter sa atin, yung may dark soup. Ang tanong kasi ngayon, magtitipid ba siya ng energy? Or magpo-pull damage na lang ba tayo para disable din? Yun ang tanong eh. I think baka maggumamit din siya ng baka gamitin niya yung 3 energy niya. So go tayo sa pull damage. Ayan, nag 3 card siya. Wala siyang 0 cost, meaning to say ginamit niya lahat ng energy niya. So wala tayong may steal kung sakaling nag-steal tayo kanina. Pinakamaganda ngayon, wala siyang tinirang energy. So parang okay, dalawang steal. Hindi pa tayo mababackdoor ngayon. Kasi unless meron siyang dalawang all out, babanat talaga yan. So ang tanong ngayon, 2 energy siya. Okay, knowing na 2 energy siya, ano bang gusto natin gawin ngayon? Pwede tayo mag-steal ng... Ay, parang gusto ko mag-steal ng energy. Ang problema ngayon is, pwede siya maging aggressive ngayon. Pero pwede rin kasi siya. Pwede siya magano dito, 2 cards, 2 damage card, then pwede pa lang 3 cards kung meron siyang heroic. Magi-steal ba tayo? Let's see. Take natin yung risk. Okay. Napag-steal tayo ng isa. So medyo maganda yun kasi wala siyang remaining energy ulit. Okay. Wala siyang energy remaining, papasok yung round 3. Meron na siyang 2 energy. Kasi meron siyang mga 0 cost. Ang problema lang natin dito is, meron siyang isa pang October treat. Magre-risk ba tayo na mag-1 card lang? Kasi hindi tayo pwedeng tumira dito. Bakit? Mauuna yung ano niya eh. Mauuna yung mech niya. Pero okay lang naman pala. Pwede tayo mag-shield dito kung sakali. Parang gusto ko magtira ng energy kasi. 2 energy lang siya.
I think sige, isama natin to. Okay. So disable yung Axie Kiss niya. Most probably magba-backdoor ito. Okay, magba-backdoor siya. Kung magba-backdoor siya, 4 energy siya at the moment. Hindi safe tumira ngayon dito. 4 energy. Kapag tumira tayo ganyan, pinoy cards niya tayo sa braid, useless yung 2 energy natin. Pag tumira naman tayo ng ganito, useless din. So I think pass na lang muna tayo. Or itira na natin tong zero cost. Pwede rin siya sa harap dumaan. Pero baka hindi na siya mag-risk ng ganun. Baka isipin niya kompleto yung mech card natin. So eliminate niya muna yung threat dun sa mech niya. Kasi nga, mas mababa yung speed nito kung tutusin. Tulad ng inaasahan natin, magba-backdoor talaga siya. Ginamit niya yung 4 energy niya. Meaning to say, wala siyang energy ngayon. Kaso, ang magiging problema natin is, meron siyang mga zero cost. Yun yung magiging problema natin. Meron siyang zero cost dito, hindi pa lumalabas yung dalawang all out. Also, meron din siyang zero cost dito. Gusto kong mag-risk ng ganyan. Kaso kaya niya kasi tayong eliminate once available yung double all out niya. So parang gusto ko lang mag-pass, tas mag-all in mamaya dalawang beses tayo mag-all in. Kasi ngayon hindi pa natin siya kaya totally. So I think pass lang muna tayo. Okay. Tulad ng inaasahan natin, eliminated pa rin tayo kung sakaling gumamit tayo ng cards dun. So ngayon, 2 energy siya. So kailangan lang natin mag-double drain bite, I think. Tapos double cactus. Kailangan lang natin ma-eliminate to. Okay. Pwede siya mag-egg bomb play kung tutuusin. Parang gusto kong isang drain bite lang. Pwede siya mag-egg bomb play kasi. Pwede pa tayo mag-4 cards ulit mamaya. I think okay na ito eh. Let's see. Pwede siya mag-egg bomb kung gusto niya. Pero hindi siya nag-egg bomb, which is good. Kasi one-on-one sa bird to. Parang dalawa yung... Tama sana yung kanina, dalawang drain bite. Pero okay lang, wala na siyang... Possible niya pa rin pala mabunot yun. Kailangan lang natin mag-high shield ngayon. Hindi na tayo gagamit ng cactus. So, kailangan natin dalawang spicy surprise. Okay, isa lang. So, ang tanong ngayon kasi, ilan ba yung energy niya? Dalawa. Swerte siya kung meron siyang double all out. So, I think go tayo dito sa full damage. Pag double all out, hindi niya tayo kaya eliminate sa 3 energy. Huwag mo sabihing draw na naman. Kasi kung meron siyang double all out, possible niya tayo ma-eliminate. Pero kung single all out lang yan, kasi 2 energy lang naman siya, so 3 cards lang, huwag lang magkikritical, so kaya natin mag-survive. So I think ito yung pinaka-the best way na gagawin natin. Okay, 3 cards lang. Huwag lang magkikritical, kaibigan, ha. Buhay tayo dyan eh. Okay, nice one. So panalo tayo. Nice game. Pero medyo masakit sa ulo, kalaban yung backdoor, no? Okay, meron na tayong kalaban. Si malapit na ang anniversary namin. Anak ng Toko ang pangalan yun, no? Okay, meron siyang mech na naka-sinister, heroic, nutcrack and natro, then plant na merong steel, cactus, spicy, and toby treat. Maaring bird to. Okay, kapares natin. Okay, interesting tong match-up natin. So, pwede tayo mag early aggression ng ganyan. Nandito naman sa gitna yung ano niya. Merong cattail. So, why not? Pwede tayong bumanat muna ng ganyan. Okay. So, I think mag-i-steal siya. Pero wala siyang may steal sa atin. Okay. Kaso, mababawasan niya yung harap natin, no? In all in kasi natin. So, wala siyang may steal sa atin. Parang, pair lang yon. Pair trade lang yon. Kasi tignan nyo, halos parehas lang yung HP natin. Kasi merong shield yung nasa harap niya. So alam natin na 2 energy lang siya at the moment. Pero meron siya mga steel, anak ng Tokwa. Na-disable natin yung steel dito, pero meron siyang steel sa gitna. So why not? Pwede tayong bumanat ng ganito. Okay, anak ng Tokwa. Mukhang madadali tayo dito. Yun lang, sayang yung one card natin dun. Ang bilis niyang nabunot yung ano niya dun, ha.
Meron pa rin siyang steel kaibigan. Yun yung mahirap ngayon. Masakit pag na-steelan tayo nito. Parang gusto ko lang mag 2 cards kasi wala din siyang remaining cards, 'di ba? Parang mas parang magi-steal siya kasi parang nararamdaman ko magi-steal 'to si kaibigan. Pwede kasing gumana yung vegetal bite niya, isama niya lang sa cattail slap. Pwede nga siyang mag-double steal eh. Also, pwede rin kasi itong mag-October treat. Wala pa siyang ginagamit ng October treat. Ayan na, nag-double steal na nga yata. Pero wala siyang may steal sa atin. Okay. So, tama yung predict natin dun ha. So, ngayon, wala nang available na steal sa kanya. Yun yung pinakamaganda. Alam natin na wala siyang available steal card. Alam din natin na 2 energy lang siya at the moment. So, why not? Pwede siyang mag-pass ngayon eh. Kung magpa-pass siya, pwedeng din naman natin gamitin to. Pwede siya mag-cattail slap ngayon. Pwede siya mag-double cattail kung gugustuhin niya. Okay, I think pass lang talaga tayo. Okay. Parang nag-drain. Ayan, dalawang cattail. So, meron siyang 1 energy remaining ah. Balik 3 energy siya pagpasok ng round 5. So, alam natin ngayon, na 3 energy siya. Alam din natin na ginamit niya na yung double cattail niya. So most probably wala na siyang cattail slap, 'di ba? Pero pwede siya makabunot kung swerte siya. Pero mag-go with full damage tayo ngayon, mga ka-axi. Tapos gagamitin natin yung double cleanse. Baka sakali hindi siya mag-all in sa mech niya, no? Nagamit niya na, okay, nag-all in siya. Anong maganda ngayon is meron tayong available heroic reward. Possible pa tayong makabunot using our hair dagger. Sana heroic. Okay, hindi siya heroic. Pero pag nabunot natin kasi mamaya isang heroic, makakapag 4 cards pa rin tayo mamaya. Also, alam din natin na 2 energy remaining siya mamaya ng round 6. Kasi wala na siyang energy ngayon. So, papasok yung round 6, 2 energy na lang siya. So, kung 2 energy siya, ilan yung high shield niya is 66 lang. So, bakit 66? Halimbawa, nutcrack, dalawang nutcrack na lang. So, pretend natin magdadalawang nutcrack siya. 30 lang yung shield niya. So, bakit naging 66? Kasi nga, magiging 33 each shield yan kapag tumira siya ng isa. Dahil merong plus 10% defense kapag yung mech is tumira din ng sarili niyang cards, di ba? Okay, I think 4 cards tayo ngayon. Okay, nag 3 cards din siya pero I think kaya natin siyang eliminate with 64 shield lang pala siya. Okay, so panalo tayo. Oh, 75, maglalastan siya. Okay, 64 lang pala. So, parang ilang percent lang yung nadagdag kasi nga mech pala to, no? Okay, so panalo tayo ulit. Okay, meron na tayong kalaban, si Trial. Okay, meron siyang Pocky. O Sugar Rush, no? Maring bug to para matrigger yung special effect ng Sugar Rush, which is additional 10%. Pero wala siyang bug, which is pabor sa atin yon. Bakit kamo? Kasi hindi naman totally masakit yung Sugar Rush kapag walang bug allied or wala siyang kasamang axe na bug. Kasi ang special effect niyan deal 10% additional damage for each allied bug axe. Since wala siyang bug axe, hindi matitrigger yung special effect niyan. Okay, pero masakit pa rin yan sa mga tank natin dahil beast card siya. So, anong gusto natin gawin this time? Pwede tayo mag-early aggression ng ganito. Bakit hindi dito sa beast? Kasi nga, okay, pwede naman dito. Sige. Sana hindi siya hindi siya mag-cleanse or anything. Okay? Wala tayong aqua stock, sayang. No? Okay, 179 lang, no? Naka-attack up na siya nun. So, parehas tayong no energy ngayon. So, 2 energy each. 2 energy each. Sa 2 energy niya, hindi niya tayo kayang eliminate once na nag-high shield tayo ng ganito. Pero, possible kasi siya mag-cleanse. Pwede pala, kung sakaling available ulit yung sugar rush niya, possible niya tayo may eliminate. Pero, I think worth it mag-risk ng ganito kasi possible siya mag-tail slap kung sakaling available. Pwede rin tayo maka-steal, pero I think magki-cleanse and drain bite to, knowing na tumira na tayo ng 3 cards dito. So, I think dito tayo ngayon. Let's see, tignan natin. Ay, dati inuna natin yung ano, no?
Double drain bite. So hindi niya tayo ma-eliminate, wala din tayo may steal. Okay. Okay. Double drain bite ginawa ni kaibigan. Kaso nga lang, yung tail slap niya hindi pa natin nakikita, kaibigan. I think pwedeng ganito na lang muna. Pwede kasi siya mag-drain bite at the moment. Ay, tail slap, tail slap, I mean. So, yan na muna. Baka sakali mag-tail slap siya. Kaso, hindi pa rin, ha. Napakatipid niya. Meron siyang 1 energy remaining. Okay. Meron siyang 1. Ang maganda dito, hindi pa na-eliminate yung tank natin. Kaso, ang bad side is, wala na tayong aqua stock. Okay, wala na tayong aqua stock. So, anong gusto nating gawin ngayon? Pwede siya mag-tail slap na ngayon. Okay. Meron siyang 3 energy kasi hindi na safe tumira dyan, kaibigan. I think pwede tayo mag-pass ngayon. Pass lang tayo. Okay. Anong ginawa niya? Nag-attack up lang. Buhay pa tayo dyan, kaibigan. So, ilan na nagamit nito? Pwede. Gumamit na kasi siya ng Sugar Rush. 2 Drain Bite. Spicy hindi pa. I think pwede tayo bumanat dito. Tag-isa lang muna. Para 4 cards tayo mamaya dun, no? Parang gusto ko kasing palusutin. Pero I think hindi pa worth it kasi. Bali, 4 energy siya at the moment, no? Hindi na siya makapag-drain bite. So, eliminated na yan for sure. Mamaya pwede tayo mag-4 cards. Sige. Okay. Medyo naglalag. So, makakapag-4 cards tayo mamaya. Kaso, hindi natin pwede gamitin yung ano natin. Anak ng toko. Yung drain bite natin na disable niya pa, kaibigan. Okay. So, anong gusto natin gawin ngayon? Pwede lang tayo mag-high shield. Okay. Ilan ba energy niya? Pwede mag-tail slap to. Yun yung mahirap ngayon. Dapat hindi niya tayo ma-eliminate. Kasi kung na-eliminate niya tayo, tagilid na tayo. Na-disable niya kasi. Okay. Buti na lang nagtipid siya ng energy. Hindi niya ma-eliminate to. Huwag lang mag-critical, kaibigan. Mabubuhay tayo dito. Okay, nice one. Okay. So, possible siya magtipid next turn, no? So, kailangan natin mag-all in. Sana lang hindi enough yung pantira niya sa atin kung sakali. Okay, I think okay na to eh. Kaso lang, problema natin dito kasi. Pag nag 3 card siya, may eliminate tayo. Pwede siya mag-tail slap. Meron pa siyang ano eh. Meron pa siyang... Gusto ba natin mag-risk ng ganito? 140, parang tagilid tayo pag ganyan, kaibigan. Parang gusto ko dito na lang, tas 4 cards tayo mamaya. Dito na lang tayo, kaibigan. Tagilid masyado dun. Baka mag 3 cards kasi siya. Yan o, di ba? Eliminated tayo dun kung sakali. Kasi dito makapag-draw card tayo, kaya pwede tayo mag 4 cards ngayon. May eliminate natin, makapag-draw card tayo. So possible pang matriggered yung ano, yung Axie Kiss natin mamaya. Okay. So, anong gusto natin gawin ngayon? Alam natin na sana 3 energy lang siya. Or sana 2 energy. Hindi ko na nabilang. Gusto ko sana mag-high shield. Kaso lang, baka mabitin kung sakali. Pwedeng ganito eh. Diba? Para double critical. Or, baka mag 2 energy lang siya. Ganito na lang siguro. Let's see. Ay, bakit nag-hair dagger ako? Ay, tama. Full damage pa lang hinahabol natin. Okay. Hindi kasi, malabo kasi matrigger yung ano, Axie Kiss. Aware din siya dun, panigurado. So, go for full damage tayo. Anak ng towa. Medyo, ano ah, medyo intense yung laban na yun. So, continuous win tayo. Win streak tayo ngayon. Again, maraming salamat sa inyo mga ka-Axie kasi nga, road to 90,000 subscribers na tayo. So, konting kembot na lang, 90,000 subscribers na tayo. At, dako na tayo sa comment of the day. Okay, unang comment of the day natin, si Yul Lacerda. Sabi niya kasi,
Sobrang humble mo po. Clearly, that is why you are so blessed. Keep the videos coming. Wait it yung oras ko dito. Dami natututunan. BMP. Yan, shoutout sa'yo, sir. Shoutout sa'yo, kasi very much appreciated yung pangmalakas ang comment nyo. Tapos, nandito din si Head Trip Gaming. Shoutout sa'yo, Kaaxi. Sabi niya kasi, ito pinaka gusto kong channel pagdating sa Axi gameplay. Napakagaling magturo at magpaliwanag sa gameplay. And shoutout sa'yo, sir, Head Trip Gaming. Salamat sa panonood. At susunod dyan, si Raymond Ontiveros. Sabi niya, napakusay ng gameplay mo, idolo. Reason kung bakit 1,000 MMR lang ako, di ako nawawalan pag-asa sa BMP team ko. Keep it up, full support. And shoutout sa'yo, sir Raymond. Sa una talaga mahirap kapain, tsaka mahirap kasi i-adapt lahat. So kapag araw-araw mo ginagawa tapos matagal ka na naglalaro, tupalo naman na yun. Lalo na kung mahilig kayo manood ng mga Axi videos, Axi tutorial, gagaling at gagaling din kayo. Sir Raymond, yan, on process na yan. So keep grinding lang, sir, salamat. So huling comment of the day natin, so hanap tayo ng isa. Okay, si Idol Mark Briones, sabi niya, Idol, minsan nagkakamali ka sa energy sa mga nakaraan na video. Yun napapansin ko, pero sulit, magaling ka, sir, Idol kita, sana mabigyan ako SLP TY, sabi niya. Yan, shoutout sa'yo, Mark Briones. Oh, yung about sa energy counting, minsan talaga nagkakamali. Kasi hindi siya totally madali kapag nag-explain habang nagbibilang ng energy at nagbibilang ng cards. Kasi sabay kong ginagawa yun eh. Kasi at the moment, naglolo ko yung card counting sa task kung napansin nyo. Kaya mahirap pagsabayin yung pagbibilang. Pero again, very much appreciated sa pangmalakas ang comment nyo, sir. So, thank you talaga kasi road to 90,000 subscribers na tayo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, kung nag-enjoy kayo sa video natin at kung may natutunan kayo, click the subscribe button. Then share nyo na rin sa friends nyo kung gusto nyo. Again, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye!